Hello, welcome to my channel. I-share ko lang po ang aking tiny idea regarding sa diagram na ginawa ko para sa mga ilaw, switches, at busina ng ating motor. Ang motor ko po ay Yamaha Sniper 150. Itong diagram ko po ay pang-apat na na-revision. Nagsimula po tayo sa paglagay ng three-way switch. Ang second revision natin ay ang paglagay natin ng pass light. Ang pangatlo ay nagpalit tayo ng dual horn. So, nilagyan natin siya ng relay. At yung pang-apat ay naglagay tayo ng mini driving light at saka yung actually panlima na po pala kasi itong yung panglimang revision natin ay para naman ito sa combo switch, kumbaga pagka nag-horn po tayo iilaw sabay yung ating mini driving light. Pasensya na po, medyo magulo yung aking diagram. Hindi po kasi ako masyado maalam pagdating sa pag-organize ng mga wirings. But anyway, nilagyan ko na lang po siya ng iba't ibang kulay para identify din po ninyo yung flow. Itong magulong diagram natin, susubukan ko po siyang explain sa inyo sa abot ng aking makakaya. Identify ko sa inyo itong mga nakalagay rito. Kunyari itong ignition switch natin. Kunyari itong ignition key natin. Guys, itong relay dito sa lower right, nilagay ko lang po yan siya para mag-silding switch. Kapag kunyari pinindot natin ang ignition button, yan ang magbibigay ng power dito sa ating headlight. For presentation purposes lang kasi, yan yung equivalent ng pag pinindot natin yung ating ignition key. Pag umandar yung motor natin ay nagkakaroon na ng ilaw yung ating motor. Kunyari itong ating three-way switch, pasensya na, hindi kahawig dun sa tunay. Pero disregard natin, balik tayo sa stock. Kunyari hindi pa natin install ang three-way switch natin. Once na inon natin ang ating ignition key, mayroon na tayong ilaw sa ating park light, yung park light left and right natin. Pag pinaandar natin yung ating makina, ignition button, nakaroon na tayo ng headlight. Ito, imagine niyo na lang to na isang bulb lang ito. Ito kunyari yung low beam, ito kunyari yung high beam. At kunyari ito ang ating high and low switch, no? High and low switch. Ang unang revision na ginawa natin, bumili po tayo ng tawag dito ng relay. Ito po yung relay, no? Ito po yung relay natin, no? Ito. Itong part na to, relay. Ang ginawa po natin, kinat natin itong linya na papunta sa ilaw natin. Imagine natin wala pang switch, no? Pagka-cut natin itong linya galing sa ignition switch natin papunta sa ilaw. So by default, ito yung relay. Papunta po ito sa ating three-way switch. Yung three-way switch natin papunta doon sa stock natin na high and low switch. So papaganahin muna natin yung ating three-way switch. So kunyari inon natin yung ignition button, inaandar natin yung ating motor, inon natin yung ating three-way switch. Ang unang click po niyan ay park light. Ito negative ng park light. Ito, naka-common ground. Yung black color po is negative po lahat yan. Ang sunod natin na i-on ay ang ating headlight. So, yung headlight na linya natin, dumadaan po siya sa high and low switch natin. High, low.
naglagay po ako ng relay para sa pass light. Paano po siya gumagana? Explain ko po. Ito po yung pass light switch natin. Power ng pass light switch natin galing sa battery. Pasok po siya rito at magta-trigger nitong relay na ito. Ito naman ang negative na connection ng relay natin. Once na nagkaroon ng power itong relay na pumasok rito, mata-trigger po itong switch na ito, lilipat dito sa kabila. So, once na lumipat itong power dito sa kabilang linya, wala pong power na pumapasok rito. So, ibig sabihin, walang power na papasok sa park light natin, walang power na papasok dito sa headlight natin. Pag lumipat yung power dito sa kabila, automatic magkakaroon ng power dito sa high headlight natin. Sample natin. Ignition. Ignition switch. Or yung susian natin. Papaandarin natin yung motor natin. Ang ating pass light ay iilaw kahit naka-off yung ating headlight. Sample natin, no? Huwag nyo munang pansinin itong ibang mga relay na gumagana. Mamaya, i-explain ko din po yon. Kung naka-on itong ating park light, pag pinindot natin yung ating pass light, mamamatay yung ating park light at iilaw ang ating high headlight. Ayan po, no? So, parang kumikindat po siya. Kung makita nyo po, yung relay natin dito, lumilipat po yung power papunta rito. Ayan po. Kaya po, nawawalan ng power itong three-way switch natin. Ganun din po yan kung naka-on yung ating headlight. On natin. Ayan, pag pinindot natin, mawawalan ng power yung ating three-way switch, kaya walang power na dumadaan dyan, kaya patay ang lahat ng nakakonek sa kanya. Pero bakit yung high natin umiilaw? Kasi mula po rito, yan, papasok yung power dito at magkakaroon ng power ang ating high headlight. Ang susunod, ang pagkabit ng natin ng relay para sa ating busina. Kapag tinanggal natin ang ating stock na busina, yung dalawang linya po na matatanggal natin dyan ay kakabit natin sa ating relay sa pin number 85 and 86. So, ito yun, no? Kunyari, ito yun. Tapos, kukuha tayo ng linya, rekta galing sa battery. Mas maganda, lagyan natin ng fuse yan. Ito po yung linya na to. Kakabit natin to sa number 30. Tapos, yung linya na papunta sa ating busina, kakabit natin yan sa number 87. So, ganun lang po kasimple. Ang negative ng ating busina na bago, itatap lang po natin yan any body ground ng motor natin. Kung saan mas malapit, mas maigi. Papakita ko po sa inyo kung paano gumagana. Assuming na naka-on ng ating ignition key, so, pag naka-on ng ating ignition key, mayroon ng supply ang ating busina. So, ito po, pag pinindot natin ang ating horn switch, yan, magkakaroon na po tayo ng busina.
itong ibang mga part dito na gumagalaw, huwag niyo na munang pansinin ito. Explain ko din po yan. Yan po ay bahagi ng ating sumunod na upgrade. Abangan po ang mga susunod natin mga video. Please subscribe, like, and share. Salamat!